Magandang araw mga bata! Kumusta? Ako'y nagbabalik para sa isa na namang paglalakbay upang talakayin ang mga usaping panlipunan. Tara na't makialam, makibahagi, umaksyon at linangin ang ating kaalaman dito lamang sa Makalipunang Talakayan. Ako si Teacher Alexis, ang inyong guro sa Araling Panlipunan. Alam niyo ba ang mga ito? Ang pinagmulan ng salitang barangay. Ang mga ito ay may kinalaman muli sa kasaysayan ng ating bansa. Ngayong araw, tatalakayin natin ang pamumuhay ng mga Pilipino bago pa man dumating ang mga mananakop na Espanyol. Tama ang inyong narinig! Ang ating kasaysayan ay may yaman kahit noon pa man hindi pa dumadating ang mga dayuhan. Sa katunayan, mayroon tayong sariling pagkakakilanlan at malaman ang ating kasaysayan. Handa na ba kayo? Tara at simulan na natin ang ating makalipunang talakayan. Sa ating talakayan, may tatlong katanungan tayong kailangang sagutin. Una, tunay nga ba na mayroong pagkakakilanlan ang mga Pilipino bago pa man masakop ang Pilipinas? Pangalawa, paano nga ba ang lipunan ng sinaunang kabihas ng Pilipino? At pangatlo, ano nga ba ang kahalagahan ng pagtalakay ng bahaging ito ng kasaysayan? Ayon sa mga historiador o mga eksperto sa pag-aaral at pananaliksik ng kasaysayan, dalawa ang hati sa pag-aaral ng kasaysayan. Ito ay ang historiko at prehistoriko. Ang historiko ay tumutukoy sa kasaysayan na naisulat. Samantalang ang prehistoriko ay ang mga hindi nakasulat. At maaaring ang mga impormasyon tungkol dito ay nakuha sa pamamagitan ng mga nahukay na ebidensya o artifacts. Ayon nga sa mga ebidensya, ang kasaysayan ng mga Pilipino ay nagsimula 1,000 taon na ang nakakalipas. Gaya nga ng mga natalakay natin sa ating mga nakaraang aralin. Dahil sa haba ng kasaysayan, nakabuo na rin sila ng sarili nilang pagkakakilanlan. Gaya nga ng mga buto na nagpapakita ng pamamaraan ng mga tao ng pangangaso at pagkain noon pa man. Bukod dito, nagpakita rin sila ng pagiging masistema nila dahil sa pagbubuklod ng mga tao upang bumuo ng mga pamayanan at komunidad na tatalakayin natin maya-maya lang. Base sa natalakay natin, ang sagot sa unang katanungan ay oo. Noon pa man, may sarili ng pagkakakilanlan at pamumuhay ang mga Pilipino bago pa man dumating ang mga dayuhang mananakop. Sa ating pagtalakay ng sinaunang lipunang Pilipino, hahatiin natin ito sa apat. Antas ng lipunan, pamahalaan, hanap buhay at kultura. Noon pa man, organisado na ang lipunang Pilipino. Mayroong antas ng lipunan na tumutukoy sa mga responsibilidad at karapatan ng mga Pilipino noon sa lipunan. Nahati ito sa tatlo. Una ay ang mga Maginoo. Ito ang pinakamataas na antas ng tao sa sinaunang lipunang Pilipino. Kabilang dito ang datu at ang kanyang pamilya. Sila ang nagsisilbing pinuno ng komunidad. Namamana ang pagiging pinuno o kaya naman na pagwawagian sa mga labanan. Sumunod sa Maginoo ay ang mga Maharlika, Timawa at Mandirigma. Ang mga Maharlika ay ang mga pinagkakatiwala ang tao ng datu. Sila ang katulong sa pagmamahala at pakikipaglaban. Ang mga Timawa ay ang mga karaniwang tao o malayang tao sa barangay. Samantalang ang mga Mandirigma ay yung mga sanay sa pakikipaglaban. Ang pinakamababang tao sa antas ng lipunang Pilipino noon ay ang mga alipin. Dalawa ang uri ng alipin. Alipin na mamahay at alipin sa gigili. Ang alipin na mamahay ay ang mga alipin na maaaring magkaroon ng sarili nilang ari-arian. Sila ay mas mataas kaysa sa mga alipin sa gigilid.
Ito yung mga alipin na itinuturing ng ari-arian ng kanilang mga pinaglilingkuran. Ang pagiging alipin noon ay maaaring mamana mula sa mga magulang, pambayad sa pagkakautang, kapalit ng pagkatalo sa labanan, kaya naman parusa sa nagawang kasalanan. Talakayin naman natin ang pamahalaan. Tama ang inyong narinig. Noon pa man ay mayroon ng pamunuan ang mga sinaunang Pilipino. Ito nga ay tinawag nilang barangay. Hango ito sa sakyang pangdagat na ginamit nila na tinatawag na balangay. Ang bawat barangay ay binubuo ng 30 hanggang 100 pamilya na pinamumunuan ng isang datu, na isa namang maginoo. Ang datu ang namumuno sa isang barangay. Siya ang gumagawa ng batas at naghahatol sa kung sino man ang lumabag nito. Siya rin ang nagpapanatili ng kapayapaan at responsibilidad niyang protektahan ang kanyang nasasakupan. Nakikipag-ugnayan rin ito sa iba pang mga barangay sa pamamagitan ng pakikipagkalakalan at pakikipagtulungan sa panahon ng kagipitan at pagharap sa mga digmaan. Nagiging matatag ang ugnayan ng mga barangay sa pamamagitan ng sanduguan. Ito yung seremonya ng paghahalo ng dugo at alak sa inumin na sumisimbolo ng matatag na pakikipag-ugnayan ng mga pinuno. May iba pang mga katulong ang datu sa pamamahala sa barangay. Tinutulungan siya ng mga agorang. Ito yung mga tagapayo. Sila ay maaaring dating mga datu o kaya naman yung mga matatanda sa barangay. Isa pa ay ang mga umalahukan. Sila ang nagsisilbing tagapamalita ng datu. Naitatag rin ang pamahalaang sultanato sa mga lipunang Muslim. Ito ay nakasentro sa reliyon ng Islam. Sultan ang tawag sa mga pinuno ng pamahalaang sultanato. Ang kabuhayan ng mga sinaunang Pilipino ay napakapayak. Ang pangunahing pinagkukunan nila ng yaman ay ang kalikasan. Agrikultura ang sentro ng hanap buhay noon. Sila ay nagsasaka at nagtatanim ng palay. Patunay nga rito ang kagilagilalas na Banawe Rice Terraces. Sila din ay nangingisda. Sa lawak ng katubigan na pumapalibot sa Pilipinas ay ginawa nila itong hanap buhay. Bukod sa pangingisda, sila din ay sumisisid ng mga perla sa dagat. Ang mga Pilipino rin noon ay nangangaso at nagtutruso. Kinagamit nila ang mga kakahuyan na nakuha nila sa paggawa ng mga gamit na sandata, iba pang kagamitan, pati na rin ang mga kabahayan, balsa at bangka. Hindi lang sila nangangaso, natutunan din nila ang mag-alaga ng mga hayo. Gumagawa rin sila ng mga handicrafts, gaya ng mga palayok at mga alahas na gawa sa ginto at perlas. Nakikipagpalitan din sila ng mga produkto sa mga karatig bayan at nakikipagkalakalan sila sa mga Indonesian, Malaysian, Indian, Arabe at mga dayuhang Chino. Ang mga produkto na kanilang kinakalakal ay ang perlas, ginto, palay at mga prutas. Ngayon naman, talakayin natin ang kultura ng mga sinaunang Pilipino. Simulan nga natin sa kanilang paniniwala at relihiyon. Animismo ang paniniwala ng mga sinaunang Pilipino noon kung saan sinasamba nila ang kalikasan at marami silang Diyos. Ang mga Pilipino naman na nasa Mindanao, ang relihiyon ay Islam, kung saan sinasamba nila si Allah. Ito ay impluwensya ng mga dayuhang nakipagkalakalan doon. Katangi-tangi rin ang kanilang sining at edukasyon, gaya na nga lang ng pagsulat nila gamit ang baybayin at pagtatato sa katawan. Ang kanilang pananamit at aksesorya ay nagpakita rin ng kanilang sining, gaya na nga lang ng magagandang kupit sa ginto at habi ng mga tela. Ngunit ano nga ba ang kahalagahan ng pag-aaral ng bahaging ito ng kasaysayan?
ipinapakita lamang nito ang kagandahan at kayamanan ng ating kultura na masasabi natin sariling atin. Tunay ngang marami nang naging impluwensya ang mga dayuhang mananakop sa ating lipunan. Ngunit kailangan nating malaman na noon pa man ay mayroon na tayong sariling pagkakakilanlan. Ang kailangan nating gawin ay aralin nito ng mabuti, pahalagahan at pagyamanin. Ngayong nasagot na natin ang ating tatlong katanungan, subukin naman natin ang inyong natutunan. Sabihin nyo lang kung ang aking babanggitin ay bahagi ng antas ng lipunan, pamahalaan, kabuhayan o kultura. Game? Una, pagsulat gamit ang baybayin. Tama, ito ay sa kultura. Pangalawa, pagkakaroon ng pinuno na tinatawag na datu. Magaling! Ito ay sa pamahalaan. Pangatlo, ang pinakamababang uri ng tao ay ang alipin. Mahusay! Ito ay sa antas ng lipunan. At panghuli, paninisid ng perlas at pakikipagkalakalan. Mahusay! Ito ay sa kabuhayan. Ayan! Tunay ngang marami tayong natutunan tungkol sa sinaunang lipunang Pilipino bago pa man dumating ang mga dayuhang mananako. Napakayaman ng ating kasaysayan! Responsibilidad ninyong mag-aaral na pag-aralan ito ng mabuti, pagyamanin at ipagmalaki sa buong mundo. Maraming salamat sa inyong pakikinig at magkita-kita tayong muli sa susunod na Martes para sa isa na namang makalipunang talakayan. Huwag kakalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel at pindutin ang bell button para updated at notified ka sa marami pang episodes ng Teacher Vibal. Kita-kits!